Hello, mic testing. Praise God. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po muling magpapasimula na po sa huling bahagi po ng gawain po ito ng ating Panginoon. At yung po mga nasa labas ay pwede na pong pumasok. At yung mga nasa loob ay huwag na pong lumabas. Amen. Hallelujah. Kaya minsan pa po mga kapatid, dumanda po tayong lahat. Palakpakan po natin. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Awitin po natin. My life is in you, Lord. Amen. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you, my life. My life is in you, Lord, my strength. Amen. Glory. Is in you, Lord, in you, is in you. The Lord our God is good. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. He never changes. The Lord our God is good, amen. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. He never changes. Hallelujah. 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 Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah. 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 The Lord our God. The Lord our God is good. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. He never changes. The Lord our God is good, amen. The Lord our God is faithful. He never changes, amen. Purihin natin, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Alarabari olorobo sibibi anda glory. Praise God. Amen. Muli po tayong manalangin. Ama namin Diyos, salamat. Patuloy mo kaming pinagpapala sa iyong mga salita at patuloy mong samahan ang iyong lingkod na gagamitin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa banal mong Espiritu sa makapangyariang pagkilos muli sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po na tayong makupo at muli tanggapin po natin ang ating huling tagapagsalita, Pastor Remil Cordero ng La Trinidad Benguet. Amen. Amen. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Napakaganda ng ginagawa ng Panginoon sa ating kalagitnaan sa kumperensyang ito. Salamat. Amen sa Panginoon. Una sa lahat sa Panginoon sa pagkakataon. Amen sa kaligtasan. Hallelujah. At sa calling ng Diyos. Amen. Sino pong masaya na meron siyang panawagan sa Panginoon? Amen. Pinapasalamatan natin yan sa Panginoon. Salamat din po kay Pastor Ernie, Sister Elaine sa pagkakataong makapagministeryo sa kumperensyang ito at makaambag, makapagbahagi ng salita ng Diyos. Umaasa akong gamitin ng Panginoon ang mga mensahe ring ito. Amen. Salamat uli sa aking pastor, Pastor Boyet, Sister Susan Disipeda, sa kanilang exampleship, amen, and consistent na pamumuhay
na hindi lang sa pangangaral ikaw ay matututo, kundi sa pamamagitan ng kanilang exampleship na hindi nagbabago. They're faithful in what we do and who we are as a fellowship. At lagi tayong merong reference point. Salamat sa Panginoon sa ating pastor. Amen. Sa inyo pong mga Bible, nabubulol ako, kinakabahan ako. Sa inyo mga Bible, Matthew chapter 16. Praise God. Ang paghihirap ng Panginoon, no? Pwede natin sabihin doon sa krus ng Kalbaryo, yun ang pinakamahirap na challenge at ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng Biblia, isang nakakatakot na bagay ang mahulog sa dakilang kamay ng Diyos. At si Jesus Christ, nahulog siya. Amen. Parusa ng dakilang kamay ng Diyos dahil bit-bit niya ang kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya yung paghihirap na yon ay nagsimula doon pa lang sa Gethsemane. Kaya yung paghihirap sa Gethsemane, napakabigat nun. Amen? To the point na kinakailangan ang Diyos ay magpadala ng anghel para siya ay i-comfort. Matatagpuan nyo yan sa Luke chapter 22. At mamaya-maya, ang sabi dun sa verse 44, then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Yung anghel nagbigay ng kalakasan sa kanya. Yung kanyang pawis naging pawis dugo. At pagkatapos, mapapansin mo kung gaano kabigat ang kalalagayan ni Jesus Christ, sapagkat mula sa kanyang bibig, ewan ko kung lumabas na to noon sa iba pang mga panalangin ni Jesus, ang sabi niya, Abba, Father, all things are possible for you. Take this cup away from me. Nevertheless, not what I will, but what you will. Para bang sinabi niya, Panginoon, Ama, lahat ng bagay ay posible sa iyo. Posible po ba na pass lang muna ito? Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Ibig sabihin, noong mga oras na yon ay naikipagbaka ang Panginoon sa kabigatan na kanyang dadalhin. Pero sa panahon na naroon siya sa pinakamataas at pinakamabigat na kalalagayan ng kanyang buhay, alam niya sa kung saan siya pupunta, siya ay pupunta sa Ama na makaagawa ng lahat ng bagay. Na pwede niya ipanalangin, Panginoon, dahil lahat ng bagay ay posible sa iyo, wala akong pwedeng puntahan, wala akong pwedeng takbuhan sa kalalagayan kung ito, sa hinaharap mong kabigatan na ito, ikaw lang makakaalis nito. Pero kung kalooban mo na bitbitin ko ito, bigyan mo ako ng kalakasan. So, tumakbo siya sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Can you say amen? Ngunit isang bagay na napansin ko dito, sa panalangin, it's not just a personal prayer. Yes, personal prayer is very important. Nanangaral ako niya noong nakaraang conference sa Mandaluyong, in the secret place. Pero ngayong umaga, mga kapatid, mangangaral po ko sa paksang corporate prayer. Sapagat sa mga oras na ito na si Jesus ay naroon sa isa sa pinakamabibigat na harapin niya sa kanyang buhay. Bago niya bitbitin ang kasalanan ng buong sanlibutan. Sabi dito, let this cup pass over me, yung sarong iyon na may dala ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan, karumihan ng sanlibutan, nakabaliktaran sa kanyang kabanalan. Na magiging dahilan na siya at ang Ama malalayo na sa tanang buhay niya mula nung siya ipinanganak o marahil mula sa pasimulang, sabi ng Biblia. Nang pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. In the beginning was before the beginning begun. He was with the Father already for eternity. Can you say amen? But during that night, iinumin niya ang saro ng kasalanan na magiging dahilan upang siya ay malayo sa presensya ng Diyos. Kabaliktaran sa kanyang kalikasan bilang isang banal na Diyos na nagkatawang tao at kabaliktaran sa kanyang nais na mapalayo siya sa Diyos at ginawa niya yon para lang tayo maligtas. Wala makakapagpaliwanag kung gaano kabigat ang kalalagayan ng ating Panginoon Jesus sa mga oras na yun, ngunit alam niya ang kanyang gagawin. Ang gagawin niya sa oras ng kanyang kabigatan, siya'y dudulog sa Ama, siya'y mananalangin. At di na siya nanalangin, sabi niya sa kanyang mga alagad, samahan niyo akong manalangin. Ang point ko ngayong umaga, maganda yung may personal prayer tayo, pero mas powerful kapag yung bawat personal prayer natin, pag sinama-sama, tinatawag na corporate prayer. And ang oras na yun na si Jesus ay bigat na bigat, yun ang kanyang tinakbuhan. Sabi niya, Peter, James, John, can you be with me? Let's pray. Nanalangin sila ng konti. Actually, kung titingnan nyo sa Lucas, hindi lang siya kasama yung mga alagad. Sabi doon, they came to a certain place named Gethsemane. And they prayed. And he said to them,
Pray that you may not enter into temptation. Or pray because, you know, the flesh is weak. Tapos sinabi niya, Peter, James, John, hindi kayo, dito ko manalang ako doon banda. Pumunta sila sa corporate prayer. Nagbibigay sa atin ng katotohanan ngayong umaga ng corporate prayer at sama-samang pananalangin ay napakahalaga sa buhay ng mga Kristiyano at sa buhay ng churches. Mangaral po ako ngayong umaga sa paksang ito. Corporate prayer. Amen. Sa ating text, Matthew chapter 16, verse 18 to 19, and then Matthew 18, 19, 18 to 19 ulit. Una 16, then pangalawa, Matthew 18. Basahin po natin. At sinabi ko rin sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Hindi makapananaig sa kanya ang tarangkahan ng Hades. Ibibigay ko sa iyo ang susi, ang mga susi ng pag-aari ng langit. Ano man ang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Ano man ang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Matthew chapter 18, verse 18 to 19. Tinitiyak ko sa inyo na anumang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay nakalagan na sa langit. Inuulit ko na kapag ang dalawa sa inyo ay magkasundo dito sa lupa tungkol sa anumang bagay, sabihin mo na kung ano yung pangangailangan mo na kanilang hinihiling ay gagawin ng inyong, gagawin iyon para sa kanila ng aking amang nasa langit. Sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagpupulong sa aking pangalan, naroon ako sa kalagitnaan nila. Panginoon, pagpalain niyo pong pagbabasa niyo yung salita. Samahan niyo pong pangangaral na ito. Pahiran niyo po, Panginoon, ng mga labing ito. Wala akong tiwala, Panginoon, sa aking magagawa. Titiwala ako sa iyong banal na Espiritu. Ito aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng malakas na, amen, amen. Corporate prayer. Una, corporate prayer is identity of the church. Ang sama-samang panalangin ay pagkakilanlan na iglesia. Tingnan natin ang ating text. Ano yung identity ng church dito? Verse 18, sabi ni Jesus kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Yung salitang iglesia, noong mga oras na ito, panahon nila ni Jesus Christ, kung titignan mo yung background nito, yung salitang iglesia, it's not a religious word. Yun ay ginagamit sa mga tao kapag nagpupulong sila, nagsasama-sama sila, at ginagamit din nila yon para sa isang political word, no? Kasi yun ang tinatawag nilang assembly, no? Kumbaga sa ating kapanahunan pa ay congress. So kasi ang iglesia, ibig sabihin, the gathering of the summoned. Ang church, galing sa urila na salita, iglesia, pagtitipon ng mga tinawag. Iba-ibang lugar tayo pinanggagalingan, magtitipon, ire-represent natin yung kung saan tayo galing. Kaya nga ang church ay summoned. Yung salitang summon, parang katulad ng salitang call. Pero yung call, kapag tinawag ka, call, tapos ayaw mo, okay lang. Pero pag ikaw ay sinamoned, pinatawag, the same word call, pero summoned, pag sinamoned ka at hindi ka pumunta, lagot ka. Kaya ang church ay gathering of the summoned. Amen? Praise God. No, ano ba yung summoned? Masarap, di ba? Hindi, biro lang. Amen? Amen? Baka, ano yung summon yung tuna? Hindi. Amen. Yung tinawag. Amen? Kaya ang bawat pagtitipon, ang church ay nagiging church kasi nagtipon-tipon. Tayo, lalakas ng loob natin, may summoned, may panawagan sa atin para magtipon. Absent ako ng absent, di ba? Lagot ka. Amen? So, kaya nung time na yun, yung ibig sabihin, it's a political word. Para sa ating panahon ngayon, like Congress, di ba? House of Congress, they represent their constituents, yung kanilang mga distrito. At pagkatapos sila magtipon, no, kumisa nagtitipon sila para gumawa ng mga batas, o di kaya nagtitipon sila para i-present yung pangangailangan ng kanilang distrito. At pagkatapos nun, aalis sila, may dala na silang pork barrel para sa kanilang mga distrito. Ganun pa, nagtitipon tayo mga kapatid. Yun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Pupunta tayo sa church, bibigyan tayo ng pagpapala, dala natin ang pagpapala sa ating mga tahanan, sa ating mga bayan-bayan. Palakpakan natin ng Panginoon. Dito yung church na first time, tinawag niya, my church, kaya yung pagkakaiba, aking iglesia. At isa pa nakakatawag pansin dito mga kapatid, pagdating sa verse 19, sinabi ni Jesus Christ, kadikit mismo, di ba, my church, verse 18,
Yung identity niya, itong aking iglesia, pinagtitipon ko, tinawag ko, pinagtipon ko. Tapos ang kasunod nun, sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anuman iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Anuman iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang kausap niya dito si Pedro, pero hindi lang si Pedro ang kausap niya dito. Si Pedro, yung sinabi niya, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, ikaw ay ang maliit na bato. Sa ibabaw ng malaking batong ito, si Jesus, ang kapahayagan na siyang Kristo, tagapagligtas, diyan kita itatayo kasama ng ibang maliliit na bato. Kasi ibig sabihin ng iglesia, mga pinagsama-samang tinawag. So ito mga pinagsama-samang tinawag, dinatawag na church, ay binigyan ng Diyos ng susi ng langit. Ano yung susi na ito? Kapangyarihan mula sa langit na anuman ang kalantalian sa lupa, tatalian sa langit. Anuman ang kalagan sa lupa, kakalagan sa langit. Na makikita natin sa Matthew chapter 18, inulit ng Panginoon, na may dalawa o tatlo. Sabi sa verse 19, inuulit ko na kapag ang dalawa sa inyo ay nagkasundo dito sa lupa, tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling ay gagawin para sa kanila ng aking amang nasa langit. Sapagat dalawa o tatlo, nagpupulong sa pangalan ko, naroroon ako sa kitna nila. So as we could see, my church, identity of the church, they belong to the Lord. And second, identity of the church, they have the authority of the Lord and power of the Lord through corporate prayer. So ang corporate prayer, hindi po siya optional sa church. Siya po ay identity ng church. Unang-unang binanggit, my church. And the next verse, what you bind on earth will be bound in heaven. Para bang itong aking iglesia, ang aking iglesia nagkakatipon para manalangin. Ibig sabihin, mga kapatid, ganito finframed, ganito binalangkas, ganito ang istruktura ng iglesia ang itinatayo ng Panginoon. Pag sinabi natin structure, balangkas, istruktura, parang katulad ng bahay. Para mapalamanan siya, magkaroon ng pader, no? Bagamat meron ng pundasyon, so magtatayo ka muna ng mga frame. Can you say amen, di ba? No? Mga haligi, biga, tama? Bago yung pader, naglagay ka ng pader, wala pang haligi. Di matutumba. Kumbaga gumagawa mga pastor, mga disciple, pag gumagawa tayo ng ating mensahe, meron ka munang outline. At yung outline, papalamanan mo. Yung identity ng building ay may kinalaman kung ano yung kanyang structure. Ganun na ganun din, di ba? Sa outline. Ganun na ganun din sa katawan ng tao. Yung katawan mo ay nahuhulma ayon sa frame mo, ayon sa structure mo. Ano yung structure mo? Frame mo, yung skeleton. Yung skeleton, mga kapatid, no, ginagamit po ito, yung mga buto, no? Yung mga human bones, basahin ko po sa inyo, forensic anthropologists can use bones to identify, sabi nyo identify, persons, age, sex, and race. Sa buto lang, no? Malalaman nila, yung sex sa pamamagitan ng pelvic bone mo. Malalaman nila, katulad kahapon, yung 12 years old, na sabi, hindi, matanda na ako. Pero nung pumunta sa dentista, nalaman yung kanyang ngipin, 12 years old ka pa lang. So sa buto, malalaman kung ikaw ay 12 years old. Sa buto, malalaman kung yung density ng buto mo, malalaman kung nagkasakit ka at ano naging sakit mo. Actually, sa bungo nga, malalaman sa bungo kung ano ang lahi mo. Kung asyano ka ba, kung black ka ba, kung puti ka ba. At malalaman pa yung world group mo. Kung ikaw ba ay anak sa grupo ni Ham, ni Shem, o ni Japheth. Matitrace yung ancestry. Ibig sabihin, bones is identity. Di ba, bakit ganito ang shape ng ating church? Sapagat ganito yung kanyang bones, ganito yung kanyang struktura. Can you say amen? Ang pundasyon ng church, walang iba kundi si Jesus Christ. Ngunit ang structure ng church ay ang panalangin o di kaya sama-samang pananalangin. Kapag nagkaroon ng sama-samang pananalangin, diyan nabibigyan ng Diyos ng laman ang iglesia, ang hugis ng iglesia. Kaya ang panalangin is not just a structure, but the structure speaks of its identity. Can you say amen? Pag wala ng sama-samang pananalangin sa loob ng iglesia, nawawala, nababawasan ang kanyang pagkakilanlan. Sa Bible, pag sinabi mong bones, maraming kahulugan nito. Nilikha ng Diyos si Eva mula sa buto ni Adan. Can you say amen? Naalala nyo minsan si Elisha, no? Buto na lang.
Tapos pagkatapos, may mga kabataan na may ililibing sila isang tao, tapos dumating ang pulutong ng mga morbeta, tapos sa takot nila, tinapon na lang nila, bahala ka na dyan. Bumagsak yung patay. Pagbagsak ng patay, tumama yung kanyang kamay sa buto ni Elijah at nabuhay. Yung mga morbeta, takbo. Takbo rin siya, di ba? Alala niyo yung Ezekiel chapter 37 verse 3, the valley of dry bones. So nagkaroon ng restoration, maghula ka anak ng tao sa mga tuyong butong ito. Prophesy to these dry bones, O son of man. At nagkaroon ng buhay. Ibig sabihin sa Bible, pag sinabi mong buto, naroon ang creation, naroon ang restoration katulad ng valley of dry bones. Can you say amen? At nung si Jesus Christ, yun ang daylan, kaya nung namatay si Jesus Christ, mayroong prophecy sa Bible, yung Passover lamb. Kinakailangan, pagka kinuinihaw nila, kinain nila, huwag nilang babalian ng buto. Amen? Huwag babaliin ang buto. Kaya si Jesus Christ, yung nakapako dun sa krus ng Kalbaryo, para siguraduhin patay lahat yung mga nakapako, babaliin nila yung buto. Pero pagdating kay Jesus Christ, patay na to eh. Tinusok ko yung tagtagiliran, lumabas ang dugo at ang tubig. Hindi na binali yung kanyang paa. What does it mean? Mga kapatid, ang ibig sabihin nito, sa buto, doon ang identity. Sabi ng Bible, life is in the blood. Kaya yung dugo, hindi kinakain, di ba sa Bible? Amen. Bahala kayo, kanya-kanya conviction daw yan. Eh. Yeah. Oh, tama, itapon talaga yung buto na yan, ang anong dugo na yan. Pero pag may puto, pwede na. Amen. Okay. Hallelujah. Nanginginig pa rin ako hanggang ngayon. Amen. Papatawa lang ako para mawala ang inig ko. Amen. At kayo naman, huwag maantok. Amen. So, life is in the blood. Pag merong dugo, merong buhay. Pero ang dugo, galing sa bone marrow. At ang bone marrow, galing sa bone. Bone, bone marrow, blood, and life. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Kumisan, di ba, ang church, structure ng church, identity ng church, yung bone ng church ay prayer, corporate prayer. Matthew chapter 18, my church. Matthew chapter 16, 18, my church. Next verse, identity of the church, corporate prayer. Ano mang talian, bigyan tayo ng susi, ano mang talian sa lupa, tatalian sa langit, kalagan sa lupa, kakalagan sa langit. Kaya, mahalaga ang panalangin sa church. Kapag ka, meron po akong pinag-pray sa Santa Lucia, no? Ewan ko, pag tinitinan ko sa paano pa siya nabuhay, nahulog kasi sa motor, tapos nakbo siya nabugbog dito, so dahil nag-brown out, hindi ko alam kung binawasan yung kanyang, so binuksan dito, hindi na naibalik yung bungo, kaya kapag tinignan mo siya, ganyan, no? May letter L dito. Tapos din nakaganon lang siya, oh. Nakatingin na lang siya. No? Magbabago yung mukha mo pag nagbago yung bones. Di ba? Sa bones, makikita yung age, sex, pati yung iyong race at ancestry, yung identity. So kapag nawala itong structure ng church, nawala sa atin ng corporate prayer, nawawala tayo sa tunay na identity ng church. Kaya napakahalaga ng corporate prayer. Can you say amen, mga kapatid? Amen. This is the identity of our church. Yung valley of dry bones, tuyo-tuyo na sila, pero meron pang buto. Nag-prophesy si Ezekiel, nagkaroon ng buhay. Kasi mula sa buto, may dugo, at ng dugo, may buhay. Minsan sa ating mga iglesia, sa ating mga buhay, minsan nalalagasan tayo sa ating church, no, mas mabilis pang malagas kuminsan ng mga mananampalataya kaysa sa mga buhok natin. Nanlulupaypay ka na, nanghihina ka na, na gano'n. Basta wag mo lang iwala ang corporate prayer. Sa corporate prayer, you can say to this mountain, be thou removed. Hallelujah. Sasabihin mo sa bundok na ito, lumayas ka, tumalong ka sa dagat. At ang sabi ng Biblia, may dalawa na ito nagkakatipon sa anumang bagay hilingin nila sa Ama. Ang Ama sa langit ay tutugon. At sabihin mo, prophesy to these dry bones. Marahil narito ka ngayong umaga. Amen? Parang nanuyo-nuyo na to. Amen? Basta huwag mo lang iwala ang buto. Sapagat mula sa buto, pwedeng lumika ulit ang Diyos ng panibagong Eva. Kung paanong si Adan, kinuha ang
ang tadyang lumika ng Eva. Kung paano si Jesus nandun sa krus ng Kalbaryo, lumabas ang dugo at ang tubig sa kanyang tagiliran. Amen. Merong buhay kapag pinanatili mo ang corporate prayer sa iyong buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. October 28, 2014, Tuesday morning, pagkatapos ng corporate prayer namin, kumatok yung pulis sa aming apartment na kung saan kami nagdadaos ng church sa Vietnam. At nalaman na nag-English club kami at pinapigilan kami. So simula noon, ang church namin wala na sa bahay. Wala na dun sa pinagtitipunan namin. Tapos simula noon, we have to go to coffee shop. At kada church service, hindi pa namin alam kung saan coffee shop. Maghihintay mga kapatiran hanggang alas 3 ng hapon, sasabihin sa kanila kung saan ang coffee shop. Linggo ng umaga, saan ang coffee shop. Linggo ng hapon, maghihintay sila kung kailan sa linggo ng gabi. Nakakatuwa naman itong mga kapatiran, punta naman sila kung saan coffee shop. Pero sabi ng pulis sa amin, bawal kayo magtipon ng maraming tao dito sa inyong apartment, no? Kasi tinanong, nakaupo kami ganun, kasama yung ibang mga disciple na nagpray nung umaga na yon, corporate prayer. Meron namang bagong mananampalataya, isang sister, sumali sa corporate prayer. Nandito yung nag-interpret sa akin, si Peter pa nun. Kasi nung time na yun, pagka nag-English club kami, umabot kami ng 80 ng mga katao sa apartment lang. So tinanong siya, pinaliit lang ni Peter, sabi niya, mga 20 to 30, sir. Gano'ng karami? 20 to 30, sir. Nagalit yung police. Sumagot naman yung isang sister, siyempre, honest, no, bagong manampalataya. Hindi, 80. Sister Leda, tawagan mo sa Pastor Ken, sabihin sister niya, tawagan mo mag-pray kasi hindi ito yung pulis sa bahay, di ba? Panginoon ko, Lord God, kakampi ba ito? Hindi, siyempre, bagong mananampalataya, ayaw magsinungaling, di ba? Pag matagal ang mananampalataya, parang marunong magsinungaling. Patawarin tayo ni Lord. Pero sabi niya, pwede kayo magtipon dito, 5, 7 hanggang 10 ng mga tao. So may pag-asa ako, sabi ko, pwede pa tuwing umaga? Kasi tuwing umaga, pumupunta sila para manalangin. So buhay ang prayer. No, wala yung English club, konti na lang natira. Pero dahil may naiwang buto, pwedeng lumabas ang dugo. At pag mayroong dugo, mabubuhay uli ang gawain ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. This is the identity, not only of the church, but actually the identity of our fellowship. Si Pastor Wim Mitchell naligtas sa isang church na mayroong prayer meeting. Hindi talaga corporate prayer. Prayer meeting kada Wednesday lang. At ang sabi niya, isang tao lang magsasalita at isang tao lang magpipray. At ang lahat magsasabi, Amen. Amen. Tapos sunod na week naman, iba naman ang magsasalita. Yung magsasalita sunod week, magpapagalingan na sila. Tapos mag-aantay pa sa ulit ng susunod na linggo. Sabi niya, kung ang Diyos may plano sa aking buhay, kinakailangan kong manalangin araw-araw. Kaya nag-decide sa araw-araw manalangin. Doon sa kamalig sa harap, no? Pero kapag tag-init, doon siya sa kanyang CR, sa likod. Sasarado ng yung lid ng CR, doon luluhod. 24 years old, bagong-bagong mananampalataya, walang nagsabi sa kanya na dapat manalangin ka araw-araw. Alam niya, may plano ang Diyos sa buhay ko, at ang plano ng Diyos sa buhay ko, at ang patutunguhan ko, destiny ko, may kinalaman sa aking panalangin. Kaya nung nagpastor siya, in-establish sa ating fellowship ang katotohanan ito. Hindi lang siyang nananalangin, kundi ang mga mananampalataya, mga disciple, kasama niyang nananalangin sa church. This is who we are. Can you say amen? Sa Mandaluyong Church, ang ating Mother Church, that is who we are. Nagkaroon ako ng pagkakataon, hindi lang po nakikita sa Mother Church, yung corporate prayer kapag meron tayong conference, nakita natin sama-samang pananalangin, very, very powerful exampleship ng ating Mother Church. Pero I have this privilege. Si Pastor Mitchell nakasakay sa likod ng tricycle, no, bumaba sa Lions Road noon doon, may nakalagay, pastors and workers, nagkataon si Papa, nagbabible study kasi dati sa Kalentong tsaka sa Green Hills siya, napalakat siya, dyan nakita niya, no? Tumalon mula sa tricycle na back seat. Tapos tinanong niya, this is for pastors and workers? Ang sagot ni Pastor Mitchell, are you a pastor? Do you go here? No, I don't. But are you a pastor? Yeah. So it's for you. So pumasok siya. Nagulat siya si Pastor Mitchell pala ng aral. Pangaral ni Pastor Mitchell, Revolution or Revival. That was 1983. Simula nun si Papa, mula sa Santa Ana, nakatira kami araw-araw. Pumupunta sa Mandaluyong Church. Kumisa naglalakad pa. Hanggang later on, lumipat kami sa isang Star Street ba ng tawag noon. Tapos later on, pinalipat na kami dun sa church. 6 months lang, tapos siya ni-launch out. Nung nandun kami sa Mother Church,
1984, kita ko ang church, pumupunta ang mga kapatiran tuwing umaga, sama-samang nananalangin. May pagkakataong binigay sa akin ulit ang Diyos. Nakabalik ako sa Mother Church. I was 7 years old nung umalis sa Mother Church, pumunta sa Sampaloc kasama ng papa ko. Ngayon, 23 years old I think ako, year 2000. May anak na ako nun, isa si Ryle. At nakita ko araw-araw sa Mandaluyong, hindi nagbago, araw-araw mga kapatiran pumupunta para manalangin. May mga time pa kung minsan, sarado pa ang pinto, nakapila na yung mga tao. Akyat sa church. Hindi nagbago. Tapos, nilaunch out kami, punta sa Novaliches, 9 years sa Novaliches, and then later on, pumunta sa Vietnam, 7 years, pagbalik ko, 2019, hindi nagbago. Ang Mother Church, tuwing umaga, alas 6 hanggang alas 7, alas 7 hanggang alas 8, may corporate prayer. Naroon si Pastor Boyd, nandun Sister Susan, lagi mo sila makikita, yung kanilang faithful exampleship sa pananalangin, sama-samang pananalangin. This is the church, and this is our fellowship, and this is the identity of our Mother Church also. Yung sama-samang pananalangin. Pastor, napaka-basic naman yan. Kailangan tayong balik sa basic kasi ang tanong ko ngayong umaga, may corporate prayer pa ba sa church mo? Pag wala ng corporate prayer, para ka nagpatayo ng building na walang structure, tutumba yan, babagsak yan. That's the structure, that's the frame of the church. Can you say amen? Sama-samang pananalangin. Nung panahon pa ng pandemic, nandun kami sa Mandaluyong, no? May mga time pa, no? Mga kapatiran, pupunta talaga sa church, magte-text si Pastor Boyd, okay, sa bawat pamilya, yung magpipray, isa lang muna. Kasi mga kapatiran, na-train sila, yung identity ng kung sino tayo, tayo ay fellowship na araw-araw nananalangin. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Narinig ko sa mga pangangaral ng ating pastor, kay Pastor Boyet, o di kaya sa online, di ba? Nung buhay pa si Pastor Wima Mitchell, ang mga revival nagla-last lang, mga ilang taon. Pero ang ating revival sa fellowship na natili hanggang 40 years, 50 years. Bakit? Sapagat ang kada revival, kada history ng revival, nagsimula sa konting grupo ng mga taong sama-samang nananalangin. At nung dumami na sila, nawala na yung corporate prayer, kaya namatay na rin ang revival. Bakit ang Potter's House nananatili ang revival? Sapagkat kinokontend natin, ipinaglalaban natin ang sama-samang panalangin sa ating kanya-kanyang mga iglesia. Minsan natutuyoan ka na, valley of dry bones ka na, as long as we have bones. As long as we have prayer, can you say amen? And you will prophesy, at ang Diyos ay gagawa ng himala. Amen. Pangalawa, nabibigyan ko ng pansin, power of the church. Ito ang kapangyarihan ng church. Sa verse 18, ang sabi sa Bible, sa ating text, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Hell cannot prevail. Sa Tagalog, hindi magwawagi. Ang itsura nito dati, pag tinitinan ko, para bang yung church ay nakatayo, no? At pagkatapos, yung impyerno ay sumasalakay, at hindi makapanaig, hindi makapasok. Kasi kung titingnan mo sa ibang translation, at ang pintuan ng impyerno ay hindi makakapasok. Which is okay naman, pero kung titingnan mo sa English, hell, gates of hell shall not prevail. It's a different picture. Yung picture nito, imbis na ang church ay passive, nakatayo at inaatake, dito naman ang church ay nag-a-advance, umaatake at ang pintuan ng Hades walang magawa kundi umayaw. Umatras sapagat ang iglesia ay sumusuong. Paano sa sumuong? Sapagat sila ay mapanalanginin. So ang kapangyarihan ng church, makikita natin, sinasabi natin, ang church ay pinanganak sa araw ng Pentecostes, pinanganak sa Espiritu Santo. Can you say amen? Kaya ang church ay pinanganak sa kapangyarihan ng Diyos, kaya dapat ang church ay mananatili, lalago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi siya ipinanganak na mahina, hindi siya ipinanganak na talunan, ipinanganak siyang mandirigmay, ipinanganak siyang umaabansi, hindi ipinanganak siyang makapangyarihan sapagkat ipinanganak siya ng Espiritu Santo. Pero ipinanganak siya ng Espiritu Santo dahil may grupo ng mga mananampalatayang una sa lahat, sila po'y nagtitipon upang manalangin. Ibig sabihin, walang araw ng Pentecostes, walang araw ng kapanganakan ng iglesia kung mga mananampalataya didn't tarry in the city of Jerusalem. Can you say amen? Ang sabi ng Panginoon, manatili kayo sa lungsod ng Jerusalem.
hanggang sa kayo ay damitan ng kapangyarihan mula sa langit at dumating ang pagsasangkap ng kapangyarihan mula sa langit dahil ang mga lalaking ito ay nagsama-samang manalangin. Ibig sabihin, mga kapatid, ang sama-samang panalangin hindi lang basta isang bagay na ginagawa ng church, ito po ay kanyang identity at kapangyarihan. Ang church hanggang ngayon ay bunga ito ng Pentecostal na pagkilos ng banal na Espiritu. Pero yung pagkilos ng Espiritu Santo, bunga ng panalangin. And 2,000 years later, narito tayo kasama pa rin sa bunga ng mga panalangin ito. Nagkaroon ng problema sa church. Panahon ng mga apostoles, no? Si Peter at si John ay hinuli ng mga religious leaders. Pinatawag sila. At pagkatapos, tinreten sila. At ang sabi nila, kasi ba sila pinatawag? Kasi nga, mayroong lumpo na pinagaling nila. Alam mo yung kwento na yon, di ba? Silver and gold have I none. But such as I have, give I thee. You know, in King James Version, you know? In the name of Jesus, rise up and walk. Lumakad. Hinuli tuloy sila. Gumawa ka na nga ng mabuti, hinuli ka pa. So nung hinulis sila, binantaan sila, sabi nila, susundin namin ang Diyos kaysa sa inyo. Kaya ang ginawa nila, pagbalik, kinalagan sila dahil hindi sila ma-accuse ng mali. Pagbalik nila sa church, ang sabi ng Biblia, nagsama-sama silang manalangin. At ang sabi ng Biblia, pagkatapos na sila'y mapalaya, verse 31 ng chapter 4, verse 23, pagkatapos na sila'y mapalaya, pumuntas sa kanilang mga kasamahan at iniulat ang lahat nang sinabi sa kanila ng mga punong pare at ng matatanda nang ito'y kanilang marinig, sama-sama silang nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos at nagsabi, O Panginoon, gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at lahat ng naroon. Talon tayo sa verse 31. Pagkatapos nilang manalangin, sabi dito, pagkatapos nilang manalangin, niyanig ang dakong pinagtitipunan at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo. At kanilang ipinahayag ang katapangan, na may katapangan ang salita ng Diyos. Ipinak sa Holy Ghost by corporate prayer. Nung sila'y threatened, pinalakas sila, nagkaroon sila ng katapangan, nangaral ulit sila na mayroong kapangyarihan ng Espiritu Santo at katapangan sa harap ng persecution dahil sa corporate prayer. Through corporate prayer, it gave them power, strength to face persecution. It gave them boldness to speak the word of God. Amen. Kung tutuloy-tuloy mo ito, mula sa verse 31, pagdating sa verse 32, kung babasahin mo, pagkatapos nito, ang bunga ulit ng corporate prayer, ito nangyari, ang buong bilang ng mga sumasampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Dahil sa corporate prayer, yung church ay nagkaroon ng pagkakaisa. Kasunod dito, sino may walang nagsabi sa kanya ng anumang kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. Walang sino mang naghihirap sa kanila. Dahil sa corporate prayer, nagkaisa. Dahil sa corporate prayer, pinagpala ang lahat. Walang naghihirap. Tapos sabi pa dito sa verse 33, at pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At sumakanilang lahat ang dakilang biyaya. May dakilang kapangyarihan para patotohanan na si Hesus ay buhay. Ibig sabihin, signs and wonders and miracles naging bunga rin ng corporate prayer. May dakilang biyaya, bunga rin ng corporate prayer. At ang maganda pa dito, kapag tinuloy-tuloy mo yung verses na ito, pag tumalon ka sa verse 36, si Jose, isang libitang tubo sa Cyprus na tinaguri ang Bernabe ng mga apostol na ang kahulugan ay anak ng pagpapalakas ng loob, ay nagbili ng isang bukid na kanyang pag-aari at dinala niya ang mga salapi at inilagay sa paanan ng mga apostol. Ano ulit ang bunga ng corporate prayer? Nagbabangon ng Diyos ng mga key people. Katulad ni Bernabe. Si Bernabe is a key person. Hindi lang siya supporter. Amen? Kapag may corporate prayer pati supporter, binabangon ng Diyos. Can you say amen? Kapag may corporate prayer plan, hindi lang siya supporter, kundi key people. Itong si Bernabe, naging isa sa daylan kung bakit nagkaroon ng Apostol Pablo na naging missionary sa buong sa Asia nung panahon na yon. Kita natin yung bunga at kapangyarihan ng corporate prayer. Sa Acts chapter 12, si Pedro ay kinulong, no? Tapos ang sabi ng Biblia sa verse 5,
habang si Pedro ay nasa bilangguan ng iglesia, ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa kanya. Nagkaroon sila ng corporate prayer, nandun si Pedro natutulog, biglang bumaba ang anghel at inilabas siya. At nung lumabas siya, kumatok sa pinto, narinig ng boses niya ng pangalan na si Rhoda, tama? No? At pagkatapos, sa sobrang saya ni Rhoda, hindi niya binuksan. Tumakbo siya doon sa mga kapatiran, nandiyan na si Pastor Peter. Sabi ng mga kapatiran, pinagpipray nga natin, eh, anong kinain mo? Sipin mo na, wala silang panampalataya, pinagpipray nila na palayain si Pedro, nung pinalaya na ng Diyos nila mapaniwalaan. Meron silang corporate prayer. Kahit walang panampalataya, ang Diyos tumugon. Ganyan kampapowerful ang corporate prayer. Sa Acts chapter 13, verse 2, ang unang-unang missionary work ay ipinanganak dahil sa sama-samang pananalangin. Verse 2, Acts chapter 13, samantalang sila'y sumamba sa Panginoon at nag-ayuno, sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo para sa akin, sina Bernabe at Saulo, sa gawaing itinawag ko sa kanila, na magkagayon nang sila'y makapag-ayuno na at makapanalangin, at maipatong ang mga kamay nila sa kanila, ay kanilang pinahayo sila. So makikita natin mga kapatid, sunod-sunod na pagkilos ng Diyos. Kapangyarihan, boldness, dakilang kapangyarihan sa pagpapatotoo ng pagkabuhay na muli ni Jesus, tanda't himala, pagbangon ng mga supporters, amen. Key people, amen. Pati mga missionaries, bunga ito ng corporate prayer. Amen? Minsan, nawawalan tayo ng pag-asa sa ating mga ginagawa. Amen. Basta meron kang corporate prayer, merong pag-asa. Amen. Merong kang buto, magkakaroon ng dugo at magkakaroon ng laman at magkakaroon ng buhay sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay bababa, ihihip. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sa history, kinuha ko lang po ito sa Sunday School ni Pastor Greg Mitchell. Yung kanyang ano dito, sinulat niya, siguro kinote niya rin ito. Noong October 1900 sa Topeka, Kansas, ang pangalan si Charles Parnham, hinamon niya yung maliliit na grupo ng mga mananampalataya na magbasa ng Bible at wag lang basta-basahin kundi itaw sa puso. Ngayon, sa pagsasaliksik nila ng Biblia, no, merong one great problem. Ano yon? What about the second chapter of the book of Acts? Ano yon? Yung kapuspusan ng banal na Espiritu ay nagsalita sila sa wika. So ang hamon sa kanila, dapat hindi lang yung nakasulat sa Bible nararanasan natin. So nagawa sila ng pagpapasya, 75 people kasama yung 40 students na napagkaisahan nila na dapat ang kapuspusan ng banal na Espiritu may pagsasalita sa wika. December 31, noong 1900, no? Nagtipon sila, konting grupo ng mga tao, at tapos bumaba ang banal na Espiritu, may isang estudyante doon ang pangalan si Agnes Osman, napuspos ng banal na Espiritu, pero bago siya mag-pray para mapuspos, sabi niya gusto kong pumunta sa China at maging missionary doon. Mga kapatid, napuspos yung kabataang ito, nagsalita ng Chinese. Pati nagsulat pa ng Chinese. Nangyari yon January 1, 1900. At mga kapatid, mula doon ay naapektuhan, no? Sa loob ng 10 taon, sabi dito, within 10 years, that tiny corporate prayer in Topeka spread out far and wide to the start of Azusa Street Revival under William J. Seymour. And healing ministries of John G. Lake, F.F. Bosworth. And then it gave birth also as well to Assemblies of God, Church of God, Church of God in Christ, Pentecostal Assemblies of the World. Thousands of missionaries went out and Pentecostal churches sprung up in Canada, Germany, Sweden, Norway, England, Scotland, France, Holland, Denmark, Mexico, Brazil, El Salvador, Venezuela, Chile, Liberia, Nigeria, Congo, Ivory Coast, South Africa, Egypt. Ang dami mga kapatid. India, Sri Lanka, the Philippines, amen. Bunga pala ito, yung Azusa Street, bunga rin pala ng 75 na mga kataong nagsama-samang manalangin noong December 31, 1900s. Kaya mga kapatid, ito pong pagkilos ng Panginoon, revival sa ating fellowship, bunga ito ng lagi nating pagsama-samang pananalangin.
Laging sinasabi sa atin ng ating pastor, mga batang pastor, mga bagong pastor, o di kaya matagal ka ng pastor, tumatanda ka sa fellowship, di kaya bago kang mananampalataya, baka nagtatayo ka ng iglesia na hindi katulad ng ating mother church. Galing po ako sa mother church mula pa noong 1983, year 2000, maging 2019, hindi nawala ang example ng ating mother church. Tuwing umaga, may mga kapatiran pumupunta sa church, maraming pumupunta, sama-samang nananalangin, the same time, the same hour, sama-samang nananalangin, at dahil doon, nananatili ang revival sa ating fellowship. Kaya mga kapatid, sa mga katotohanan ito, sa Book of Acts, saka sa history, masasabi natin na ang pinakamahalagang bahagi sa church service ay ang corporate prayer. Nahamon po ako sa pangangaral. Pakinggan niyo pong pangangaral ni Pastor Scott Lamb, The Prayer Meeting That Wasn't. Inspired po ito ng kanyang pangangaral. I was so convicted nung sinabi niya, ang pinakamahalagang bahagi sa church service ay ang corporate prayer. Bibigyan ko ng diin konti, mga kapatid. Pater's house ako, kinakailangan may awitan, mabilis at malumanay. Tama? Pag wala nang mabilis at malumanay, anako, hindi ka na Pater's house. That's the identity of Pater's house. Mabilis, malumanay. Pagkatapos, tatayo. Tapos, magpupuri. Pagkatapos, merong opening prayer. Tama? Hindi pa pwedeng walang awitan, hindi pa pwedeng walang opening prayer, hindi pa pwedeng walang kamayan, hindi pa pwedeng walang pangangaral, hindi pa pwedeng walang altar call. Lahat yun. Hindi pa pwede, dapat meron. Pero corporate prayer, pwede rin na, basta makahabol ka lang. Naunawaan nyo? Iba ganun ang kalagayan ng puso natin, di ba? Oh, wala na akong kausap. Lahat gagalawin, lahat gagampanin, pero yung corporate prayer, parang pwede na akong malate-late. Ano, nakaraang mga gabi, di ba? Nag-announce pa si Pastor dito, kilala kayo ni Pastor, palate-late daw, di ba? Saan-saan nagpapalit? Corporate prayer. Kasi ibig sabihin yung corporate prayer, hindi yan ganong kalaga, basta makaimportante, makapunta ka sa pagsimula ng gawain. Na para bang simula ng gawain ay yung awitan. Hindi ang simula ng gawain, yung pinakaimportante yung prayer. Kaya dapat sama-sama tayong nananalangin sapagat dun nang galing ang kapangyarihan ng Diyos. Sa Biblia, ipinanganak ang church through prayer. Sa history ng revival, through prayer. Gusto natin ng revival, ipaglaban natin ito. Sa buhay ng Kristiyano, ang unang-unang winawala ng kaaway para ikaw ay tumalikod sa Diyos. Hindi ka pa tumatalikod, pero ang unang-unang palatandaan ng isang Kristiyano, patalikod na. Yung kanyang prayer ay nawewendang-wendang. Ganon din as a church, ang isang church ay nawawala na ng revival kung ang kanyang corporate prayer ay hindi na pinaglalaban ng pastor at ng mga alagad, mga mananampalataya. Okay lang may church service, yung corporate prayer kahit di natin dalawan. Magsisi tayo mga kapatid, ibalik natin ang muhon na itinatag sa atin ng ating mga magulang sa pananampalataya, ipinaglalaban ang prayer meeting. Can you say amen? No, I mean corporate prayer. Binigyan ako ng Diyos na pagkakataon pumunta sa mga churches para mangaral. Hindi ko sila babanatan, wala kang corporate prayer, pero kakausapin kong pastor, bukas kapatid, sama mo yung mga disciples, text mo sila lahat, sama-sama tayo mag-pray. Kasi kanina umaga, tayong dalawa lang nag-pray. Yung prayer ko minsan ng pastor, mag-isa dito, di ba? Sanda, 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 sanda na sila, sana sila, sana sila. Amen? Mga disciple, kung gusto niyo ng revival sa inyong church, ipaglaban mo kasama ng iyong pastor ang sama-sama ninyong panalangin. Can you say amen? Pag nawala yon, nawala ang buto. Ano mangyayari kapag walang buto ang katawan? Puro na lang laman, di ba? Ayan, hindi makatayo, hindi makalakad. Gulay. Malambot. Can you say amen? Ipaglaban natin, mga kapatid, ang corporate prayer. Mga bagong pastor, mga churches, alam ninyo kung saan kayo galing. Mga pastor, alam ninyo kung saan tayo galing. Naalala mo yung mga oras na alas 7 ng umaga nandun ka sa church mo, dumadagungdung ang church sa panalangin? Shiyarabakandoroboshan, di ba? Amen? Iba, patayo tayo pa, hallelujah, sa pangalan. Shiyarabakandoroboshan. Talagang excited, umaapoy, di ba? Kaya nanatili yung apoy. Kasi nandun yung buto. Amen?
Ngayon, pag pumunta ka sa church, pag may langon na pumasok, mas maingay pa. So the most important part of the church is prayer. Pag-uwi natin, mga kapatid, kung gusto natin ng revival sa Pilipinas, sa bayan-bayan natin, buuwi natin ito. Paglaban natin ito. Mga disciples, samahan yung inyong pastor. Amen? Sama-samang manalangin. Praise God. No? Sabihin mo sa kanila, no? Para bang ganito, mga kapatid, pumunta kayo, sama-sama tayong manalangin bago magsimula ang gawain at manalangin tayo. Katulad sa nung nagawa ko minsan ito, narinig ko si Pastor Scott Lam, sinabi ko rin sa kanila yung salitang ito. Sabi ko sa mga kapatiran sa La Trinidad, mga kapatid, agahan nyo, sama-sama tayong mag-pray. Kailangan natin ang Diyos ay mangusap. Sama-sama tayong manalangin. Kung alas 6 ang ating gawin, alas 5 nandito na tayo. Kung 6:30, 5:30 nandito na tayo. Sama-sama tayong manalangin. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, manaog ka. Lord, kumilos ka. Lord, hallelujah, mangusap ka, magsalita ka. Panginoon, kasi kung hindi ka mananaog, si Pastor Emil na naman ang mapapakinggan namin. Lord, manaog ka upang ikaw ang aming mapakinggan. Hindi salita ng tao, hindi salita ni Pastor Emil, kundi salita ng Diyos na nagbabago, nagpapalaya, nagpapagaling, bumabango ng mga buhay, nagwawasak ng mga sumpa. Sabi ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang salita, nilikha niya ang lahat ng bagay mula sa wala. Can you say amen? At sa pamamagitan ng kanyang salita, inaalalayan niya ang buong sanlibutan, buong sandaigdigan sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ang kailangan natin mga iglesia, hindi yung magaling na pananalita ng tao. Pwedeng magaling kang mangaral, pwede mo silang mapatawa, pwede mo silang kilitin, pwede mo silang paiyakin. Pero pagkatapos niyan, para silang nanood lang ng sine, para sa nanood ng YouTube, no, umiyak-iyak pa pagkatapos nung pinatay na, wala nang nangyari. Diba? Ganun kuminsan, diba? Mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Oh, pastor, I'm touched. Di ba? Pagkatapos nun, wala na. Sino nakaranas dito na mahilig sa drama, di ba? Tapos biglang may dumating na, tao po, Shopee po, di ba? Pinatay mo muna. Pagpatay mo, di ba? Ano po yun? Magkano po? 100 to po. O, di ba? Nakalimutan mo na, di ba? Pero touch na touch kayo, di ba? Ganun na nangyayari sa church. Kapag tao lang ang nagsasalita, napapatawa ka, napapaiyak ka, pero walang nangyayari sa buhay mo sapagkat ang salita ng tao walang magagawa. Ang kailangan natin ang salita ng banal na Espiritu sa bawat pagkakatipo natin. At ang pagtitipo natin, kakausapin tayo ng Diyos kung na may iglesia bago magsimula ay may sama-samang pananalangin. So, why do we have to go to church before church service? Because it's the corporate prayer that sets the tone. Kung kikilos ba ang Diyos sa mga awitin pa lang. Sa mga awitin pa lang, may napupuspos na. Pagkatapos ng awitan, nagsasalita sa wika, ma'am, meron ng word. Meron ng pangungusap, meron ng hula, sapagat naroon ng Diyos. Pagtayo ng pastor, bawat pangangal niya, swak na swak sa puso ng mga tao at ang mga tao ng pagbiministeryo na parabang sila'y nakikinig sa Diyos at uuwi sila, pinalaya, pinagalinga at binago ng ating Panginoon. Ang mga sumpa ay nawawasak, ang mga pamilya ay nabubuo. Can you say amen? Sapagat nanaog ang Espiritu ng Diyos, sapagat nakita ng Diyos, ang iglesia ay sama-samang nananalangin bago magsimula ang gawain. Mamayang gabi, agahan natin mga kapatid. Huwag pahuli, huwag mo sabihin, hindi naman mahalaga, importante, makapag-praise and worship ako. Isa sa mga identity ng ating fellowship, which is the identity of the church in the Bible, ang church natin, isa sa mga fellowship siguro sa buong mundo na bukas araw-araw para sa panalangin. Amen po ba mga kapatid? Panghuli. Amen. Tagal ni Pastor Ibin mangaral lang. Panghuli na po itong mga kapatid. Together as a church. Ano nga ba ang itsura ng corporate prayer? Siyempre, sama-sama. Sabi sa Book of Acts, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nasa iisang puok na nagkakaisa. Number one, one place. Iisang puok. Tapos na ang pandemic na kapag nag-pray tayo, Zoom na lang muna. Kanya-kanya. Iisang puok. Sabi dito, nagsama-sama silang nananalangin. Hindi sinabing kanya-kanya sa bahay nila, alas 7, brada, alas 7, kao, sige doon tayo mag-pray. Shanda, shanda, laraba, shanda. Dito lang ako. Di ba? In one place. Di ba sa Luke chapter 22, when he came to the place, he said to them, pray that you may not enter into temptation. Tumating sila sa isang lugar.
Ang prayer natin, tinawag itong prayer discipline. Pag sinabing prayer discipline, you go against your flesh. Can you say amen? Isang bagay, hindi discipline kung kahit anong oras. Nagiging discipline ang isang bagay kung meron kang oras na itinakda para sa sarili mo. At isang lugar. Kasi kapag ka, kahit saan, nakamotor ako, nagmamaneo ako. No? Tsaka kapag nakamotor ka, nagmamaneo ka, huwag kang pumikit pag nagpipray. Pag gising mo, hello Lord, I'm here. Praise God. Powerful prayer meeting, Lord. We meet now. Kahit saan lang, di ba? Si Can, isa sa mga pastor natin sa Vietnam, Pastor, why do I have to go to church and pray with you? I can pray at home. Yeah, you pray with me. Because here it's corporate prayer. Church is about corporate prayer. Verse 18, the next is corporate prayer. Verse 19. When you pray, you do that. Gusto mo manalangin mag-isa, do that. Ang tawag niyan, personal prayer. Pero dito, corporate prayer. Ah, naunawa niya. Sige, pastor. Kaya pala ako pumupunta dito para corporate prayer. Kasi pa ikaw manalangin sa bahay mo, mag-isa ka lang, hindi yung corporate. Pag ikaw manalangin sa bahay mo, wala kang kasama, hindi pumunta sa church, hindi yung corporate. Tatlo lang nag-amen. Amen. Identity ng church, corporate. So, pumupunta siya. Ngayon, pumunta kaming Pilipinas, buong pamilya ko, siya palang disciple noon, siya palang nagpipray. No? Alas 5 ng madaling araw, pupunta yun kasi may pasok pa siya. So maganda, pag tagagising ko siya, Pastor, I'm here. Oh, brother, good morning. Yeah, please come in. Tapos magpipray kami, iingay na siya. Shandalalababa, riyalalamandalalababa. So gising na yung mga lalaki ko. Yung dalawa kong lalaki, si Ryle at si Ray. No? Maliliit pa sila noon, boses. Shandalalamandalalalalalala. Si Leda magpipray sa alas 7. No? Minsan si Leda nahihirapan. Gumising kasi sa bahay din, di ba? So hanggang sa nasanay na si Leda, lagi kami may corporate tuwing umaga. No? May mga time na sanay na si Leda sa ingay niya, minsan naiingayan pa si Leda. May mga time na may ingayan ka ulit, no, di ba? So pagkatapos, no? Kasi alas 6:30, aalis na kami, hatid ko yung mga bata sa school. Pagbalik ko naman, may mga grupo naman ng alas 7. To pray naman ako alas 7 hanggang alas 8. So yung prayer ko, alas 5 hanggang alas 8 sa Vietnam. Araw-araw yun. Tapos pagkatapos noon, English club na mula umaga hanggang alas 10. No? Share. Araw-araw. So may mga time kung minsan, alas 5 na madaling araw, nahirapan si Leda tulog kasi minaririnig niya nga si Kan ang ingay. Tapos magigising si Leda pag alas 7. Si Kan ang ingay na naman kanina, Mel, no? Kasi wala si Kan kanina eh. Sabi ko sa kanya, wala naman si Kan kanina. Ba't ka may naririnig, no? Ganun yun eh, kapag na-establish na sa'yo, eh, no? Yung corporate prayer, di ba? Amen. Kahit wala ka, parang naroon ka, di ba? So umalis kami, punta kami Pilipinas. Sabi niya, Pastor, so maybe I'll just pray at home. I don't need to go to church. No, you have to go to church to pray. Hindi kasi, Pastor, sa bahay, personal prayer. Pag punta ako dito, wala naman kayo. Hindi na sa corporate, di ba? So hindi na ako pupunta. Naunawaan niya ang corporate prayer, pumupunta sa church, may kasama. Tayo, style natin. May alas 6, may alas 4, hanggang alas 12 pa ng tanghali, di ba? Ini-extend ang... Kaya yung corporate prayer, hindi na naging corporate, naging personal prayer na. May sinabi akong hindi maganda. Mga bagong henerasyon, ipaglaban natin kung sino tayo. Meron at meron na sa kanila dyan. Bisan, yung pag sinabi mo hanggang alas 9, ang tendency ng tao, yung alas 9 yung pipiliin niya, kaya niya naman mag alas 7. No? Kailangan natin ng revival. Ibalik natin yung sama-samang pananalangin. Amen? Amen po ba? One place, and then one accord. Sabi dito, they were in one accord in one place. Sabihin niyo, one accord. Lahat nagpipray. Hindi, ito ginagawa ko minsan sa mga churches, bubukas kapatid, sama natin yung mga kapatiran, magpray. Meron sumasali ko minsan na save dahil backslider sa ibang fellowship.
So, dahil nahamon, mag-pray din sa umaga. So, nag-pray, maingay na kami. Asyanda, yung isa naman doon, galing sa ibang fellowship, di ba? Siguro pa mag-pray sila tahimik. So, nakaupo lang sa ganun. Tapos basa-basa Bible. Siguro. Eh tayo kasi, di ba, matagal mag-pray, nagbababad. Amen. Eh pag napagod na akong lumuhod, tatayo ko, Shanda, laraba, kirebo, sanda. Kaya nakita ko siya, di ba? Tapos lumuhod na ako. Pag luhod ko ulit, mamaya-maya, nakita ko sa gilid ng mata ko, may tumayo. Siya yun. Tapos kinuha yung gitara. Tapos habang nagpipray lahat, sabi niya, Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Hindi ganun ang fellowship mag-corporate prayer. One accord, lahat nagpipray. Amen? Amen po ba? Hindi yung isa dyan, sumasayaw. Ayan, iba, nag-start. Di ba? No? Pag napupuspos, di ba? Tingnan mo sa Book of Acts, paano sila nagpipray? Lahat nagpipray. Can you say amen? So, one place, one accord, hindi yung kung ano-anong pinagagawa, di ba? Kaya nga napapansin niyo, Pastor Boy, sa conference natin, alas 6 hanggang alas 7, prayer tayo, gusto niyo mag-usap, doon kayo sa labas. One accord, di ba? Ang hirap mag-amen, no? Alam na, nagkakatamaan na, amen? Yes, God, no? Mga kapatid, tumatagal na yung ating fellowship. Minsan, nawawala na tayo sa kung sino tayo dati na kung saan nagsimula ang revival natin. Si Pastor Mitchell, hindi nagbago hanggang kamatayan. Amen. Lagi siya nagbipray. At pangatlo, pansin mo dito, ang sabi diyan, anong itsura ng ano ng corporate prayer? At silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu, nagsimulang magsalita sa iba't ibang mga wika ayon sa ibinigay ng espiritu na kanilang sabihin. Ibig sabihin, build a Pentecostal atmosphere. One place, one accord, at puspos. Minsan may mga churches, no? Ang hinulugan mo ng karayong, mas malakas pa yung turo ng karayong. Tong! Amen. I-maintain natin yung Holy Ghost atmosphere. Can you say amen? Nagkapuspusan sila. May lumalabas. Hindi naman yung nagsisigaw-sigaw lahat, no? Kundi ibig sabihin, lumalabas yung tinig sa panalangin. Can you say amen? Amen nga ng Pentecostal? Yun yung ganun. Pag nagpipray lahat, di ba ganun, no? Dati, naalala ko dati, no? Nire-rebuke pa dati ng mga leaders natin. Pag nag-pray kayo, para kayong nagre-rebuke ng tiyanak eh. Jesus name, Jesus name. Tinatawag pala, Jesus knees. Jesus name. Amen. At pagkatapos, sabi dito, del Pentecostal na nagsasalita sa wika. Sabi ni Pastor Boyet, minsan si Pastor Mitchell mapupuspos sa panahon ng corporate prayer sa Prescott, ang lakas ng boses, Shandololobokyo. Nakatabi ko si Pastor Clark pag manalangin, may boses talaga, nagtatangs. Noong nakaraang December, nakapunta ako sa Guam, nangaral sa isang church, at pagkatapos nung umaga, pumunta kami sa Guam Church, at pagkatapos nag-coffee kasama ni Pastor Jesse Clark, question and answer ng mga disciple, tinanong siya, Pastor, how about the human prayer speaking tongues? Yeah, we have to speak in tongues when we pray. I don't know why others don't speak in tongues. It's speaking in tongues, that is where God speaks to you, and you speak to Him through Spirit. It gives you revelation. Sabi ni Pastor Greg, pag nag-speaking tongues ka, it's a symbol of surrender. Surrendering our pride. Kasi nga, kapag nagtatangs ka, ay ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa sarili mo, nagtitiwala ka sa Espiritu Santo. Pag nagtatangs ka, baliw yan, no? Di ba? So yung pride mo, yung... Pangalawa, direct communication. Sabi ni Pastor Greg, direct communication sa Diyos. When you speak in tongues, you speak to God in mysteries and God speaks to your heart. Kaya habang nagtatangs ka, nagugulat ka, nagkakaroon ka ng wisdom, mga bagay na dapat mong gawin sa church, mga bagay na dapat mong gawin sa mga mananampalataya. At pag ikaw ay nag-speaking in tongues, ang sabi sa Romans chapter 8, 4, the Spirit Himself helps our infirmities. What is our infirmities? Our weakness. Helps our weakness. For we don't know what we ought to pray. Yung ating prayer, hindi perfect. But the Spirit intercedes for us. The Spirit knows the mind of the Spirit. He knows the mind of God and searches the heart. Hinahalungkat niya, inaalam niya ang kalalagayan ng iyong puso, ang iyong pangangailangan, at inaalam niya ang isipan ng Diyos. And He will pray, mag-i-intercede, mananalangin through groanings that cannot be uttered, that speaking in tongues. Can you say amen? So that you will pray according to the will of God.
Para pag manalangin ka, perfect will of God ang iyong panalangin, sapagkat ang panalangin mo, panalangin ng Espiritu Santo na nakakaalam ng pangangailangan mo, ng iyong sitwasyon, ng detalye, ng dapat mong isabihin sa Panginoon, alam ng Espiritu Santo, at alam ng Espiritu Santo ang kalooban ng Diyos, nagkakaroon ng pagtutugma sa kalooban ng Diyos at sa pangangailangan mo sa iyong buhay. Kaya ikay magkakaroon ng panalangin makapangyarihan. Panalangin ayon sa kalooban ng Diyos, at ang panalangin ayon sa kalooban ng Diyos ay panalangin sinasagot ng Diyos. At ano pa? Pray through. Kasama sa Pentecostal prayer ay yung haba-habaan mo naman. 10 minutes. Ayoko na. Nung maliit pa si Ray, pag nanalangin si Ray, Shandalaraba, shandali lang to. Amen. Pray through. Sabihin niyo po, pray through. Lampasan mo naman ng 30 minutes, di ba? Late ka na nga dumating, 5 minutes pa prayer, matapos yung kwentuhan mo, mas marami pa. Amen po ba? Balik natin kung sino tayo, doon ang ugat ng revival. Amen. Ito po ang tatapos, meron akong video pakita sa inyo mga kapatid. Corporate prayer before revival. Si Pastor Boy at bisita namin. Amen. Yan, bago mag-church service. Yung kwarto ng mga bata, doon ang prayer room. May mga time kung sa sobrang dami pa nagpi-prayer, yung kama ng mga bata, puh, bumagsak pa. Sinunsan ako po, wala nang upuan eh. Ang bunga niyan, nagkataon, may video rin pala ako niyan, ang bunga niyan nung gabi niyan, daming taong pumunta sa church. Nangaral si pastor niyan, yan ang kasunod na video, yan ang naging resulta niyan. Sa loob ng apartment. Ang Vietnamese ang kakabot po. Kan yung pagkanya ganyan niya si Kan sa sobrang dami ng mga tao hindi nakayanan ng aircon, nasira yung aircon. So ang init, nangaral si Pastor, init. Pagkatapos ng gawain, ang bilis ni Pastor, sabi ni Pastor Boyet, Mel, magkano ba yung aircon? Pili tayo. Hindi nagkaroon kami ng bagong aircon kagad. Yeah. Balik tayo sa ating text. Tingnan sa ating text. Oh. Inuulit ko na kapag ang dalawa sa inyo, o tatlo, nagkasundo dito sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling ay gagawin iyon para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Pastor, bilang ama ko sa pananampalataya noong time na yan, no, hindi na ako masyadong humiling, hindi ako nagsabi. Insigid na lang, tuwan-tuwa siya. Sayang sa esen nakikita niya. Yun yung ama natin sa pananampalataya. Kung ikaw yung mga ama, sabi ng Biblia, mayroong pangangailangan na yung anak, binibigay niyo, lalo na kapag ka hiningi mo yung banal na espiritu. Ang importante, patuwain natin si Lord. Magbubuo siya ng banal na espiritu sa ating mga churches. Ipaglaban natin ito mga kapatid, yung tuwing umaga na panalangin at bago mag-church service na panalangin. In one place, in one accord, Pentecostal atmosphere. Amen? Hindi tayo Baptist. Amen? Amen? Pentecostal atmosphere. And then pray through. Huwag kang magmadali. Amen. Hallelujah. Gumawa tayo ng pagpapasya ngayong umaga. Amen. Gawin natin ito sa ating mga iglesia. Gagawa ang Diyos ng dakilang revival. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin, pasalamatan natin ang Panginoon. Lord, we thank you. We bless you and we give you glory. We give you honor. We give you praise. Shialabakanda. Marahil may bisita kami ngayong umaga. First time ka. Hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Amen. Tanggapin mo si Jesus. Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating mga kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ay ibubulid tayo sa impyerno.
kailangan nating magsisi. Tanggapin si Jesus. Ikaw yan ngayong umaga. Meron po ba? Praise God. Hallelujah. May dala kayong bisita. O marahil ikaw ay backslider, dati kang umibig, minahal mo si Jesus. Ngunit, tumalikod ka sa Panginoon. Ngayong gabi, nais mong manumbalik. Ngayong umaga, nais mong manumbalik. Marahil mga bisita namin sa online, marinig mong mensaheng ito, mahal ka ng Diyos, tanggapin mo si Jesus. Huwag kang mamuhay sa kasalanan. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon. Sundin mong panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Nananampalataya ako na buhay kang magmuli. Namatay ka, nabuhay na magmuli para sa aking kaligtasan. Salamat po. Amen. Mga mananampalataya, amen. Gumawa ka ng pagpapasya. Amen. Ipaglaban natin ang muhon. Amen. Ipaglaban natin ang ancient landmark na sinet up ng ating mga ama sa pananampalataya. Kung nawala ang altar ng corporate prayer, ibalik natin. Amen. Paglaban natin ito. Sa gawain natin, gumawa tayo ng pagpapasya. Mahalaga ang awitin, mahalaga ang pabalita, mahalaga ang pangangaral, mahalaga ang altar call. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, dapat matupad ang corporate prayer. I-establish siya. Na para bang kung hindi kami magko-corporate prayer at pag hindi nagtipon-tipon ng mga mananampalataya bago magawain, wala. Walang mangyayari sa aming church. Corporate prayer is the one that sets the tone. If God is going to speak to us, tayo pong lahat ay tumayo, anumang pagpapasya mo ngayong gabi, disciple, hindi ka na nanalangin kasama na yung pastor, gumawa ka ng pagpapasya. Panginoon, nais ko ng revival, nais ko ng pagkilos na yung banal na Espiritu sa aming iglesia. Panginoon, makikisa ko sa aking pastor. Mananalangin ako kasama niya sa aming church sa umaga bago magsimula ang gawain. Panginoon, naniniwala ako na gagawa ka, Panginoon, sa aming bayan. Shiaramando robo shikaraba satakabahai. Oh God, ribebebe ribama sandelele borobo sai. Oh God, hallelujah, Panginoon, muli mong pag-alabin, O Diyos, sa aming mga iglesia, sa puso naming mga pastor, Panginoon, ang panalangin, O Diyos, personal prayer. And even God, hallelujah, corporate prayer, God. Shikaraba sandorobo robo shandalabababa. Oh God, salamat Panginoon. Sa pagkakataon, O Diyos, salamat Panginoon. Hallelujah, Lord. Oh God, hallelujah, for this, Lord, corporate prayer that through this, God, you will move in our midst. Oh, gumagawa kami ng pagpapasya, Panginoon. Pinagsisisihan namin, Panginoon, ang kawalan ng pagpapahalaga, O Diyos. Sa panalangin, Panginoon, Lord, patawarin mo kami, Panginoon, ngayong umaga. Muli naming itatayo, Panginoon, ang altar ng sama-samang pananalangin, Panginoon. Ang pastor, ang asawa ng pastor, ang kanyang pamilya, banal na Diyos. Kasama ng mga alagad, ang mga mananampalataya, banal na Diyos, kami idulog sa iyo. Kami makikipagnig sa iyo, Panginoon, O God, sa bawat gawain. Shikaraba rebo sandolo bobo rebo shai. Kiara mando robo sandele rebo boko bo shandai. Oh God, we need you, Lord. We need on bended knee I come. With a humble heart I come, bowing down before your holy throne. To you, as I pledge my life anew, I worship you in spirit. Amen. Gumawa ng pagpapasya.
Lord, babalik ako sa aming iglesia, Panginoon. Sasaliksikin ka namin, Panginoon, as a church, O God. Hallelujah. Praise God. On bended knee I come. Kung tapos ka ng manalangin, sabayan mo ko sa awiting ito. Bowing down. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Before your holy throne, holy hands to you. Panginoon, dalawin mo kami, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. I worship you in spirit. I worship you in truth. My whole, I wholly praise unto you. Purihin natin, pasalamatan natin ang Panginoon, Lord. Patawarin niyo kami, O Diyos, sa aming mga pagkulang sa iyo, Panginoon. Kiyaramanda rabakando lolobo shandalalababa. Kiyaramanda rabakandililibo shiribibibi. Kiyaramanda rabakandililibo shandalalaba. Kiyaramanda rebendiri andalalababa. Kiriyele ribobobo shandalalababa kandalalababa. Yararamba randalaba baba kielele bobo rondololo bossi di riende. Yararamba sandalaba candiri bossi di rianda randalaba baba. Yele borro bossandalaba baba baba. Oh God, we praise you and we bless you, God. We give you glory and we give you honor and we give you praise. Sabi sa verse 3, may nagpakita sa kanila na nagkakabahabahaging mga dila tulad ng apoy at ito ay lumapag sa bawat isa sa kanila. Nagkabahabahagi. Ibig sabihin, galing sa isang bolang apoy at nagkabahabahagi. Kapag merong sama-samang panalangin, nagbubuot tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At doon ang gagaling ang kanya-kanya nating pagpahid, anointing ng Diyos. Mga mananampalataya na laging nagpipray bago mag-church service, tuwing umaga nagpipray, pupunta kayo sa inyong trabaho, sa inyong opisina, sa inyong pamilya, ano man ang uri ng buhay meron ka, engineer ka, a-anoint ka ng Diyos. Doktor ka, a-anoint ka ng Diyos. Negosyante ka, a-anoint ka ng Diyos. Bilang tatay, a-anoint ka ng Diyos. Bilang disciple, a-anoint ka ng Diyos. Bilang Bible study leader, i-a-anoint ka ng Diyos. Saan ang galing? Dahil sa sama-samang bolang apoy. Kaya yung anointing natin para harapin natin ang mundo, dala-dala natin yan, bunga ng corporate prayer. Amen? Hallelujah. Praise God. Baka hindi yun narinig ang pangaral ni Pastor Scott Lamb. Amen. Marami sa mga points ko galing doon. Pakinggan nyo po, the prayer that wasn't. Amen. Praise God. Hallelujah. I just felt to pray for this also. This morning, lakasan ko na lang loob ko. No? Pinag-uusapan natin kanina ay dahil sa panalangin, ipinanganak ang church. No? Lately, noong nakaraang pastor's meeting, may lumapit sa akin na, Pastor, alam mo na ba, sinabi na ba sa iyo ng anak mo na si Ray, yung asawa ko, buntis na po. Ah, ganun ba? Paano nangyari? Kasi pastor doon sa Malbar, nag-pray ka sa kanya, buntis na siya. No? Tapos pag-akit ko sa taas, si Pastor Santi naman, sabi niya, yung kapatid ni Sister May Tapang, si Aileen yata, no? may ano din, may picos. No? Hindi rin makabuo sila ng asawa niya si Pastor Brian. Pinag-pray din sila dun sa Laram. Ngayon, buntis na rin daw, sabi ni Pastor, ano? Pastor Santi. Kagabi naman, no? Biglang sinalubong ako ni Pastor Joseph. Kasi sabi niyan, lumapit sila, Pastor, pag-pray mo yung asawa ko, tagal na namin di makabuon, tagal-tagal na. Kapon, lumapit sa akin, Pastor, oh, meron na. Hindi si Pastor Joseph, ha? Amen. Yung asawa niya. Amen. Hallelujah. So,
Tatlong beses na eh, no? Noong nakaraang mga araw naman, galing ko kong Cavite, may pinag-pray din ako. Noong mag-asawa rin, pastor. May picos din ang asawa niya. Pero hindi ko pa nabalitaan yung balita na to. Ngayon ko lang nabalitaan. Sana narinig niya. May pag-asa rin pala sila. Amen. Ngayong gabi, hindi ko alam. I just felt to pray this. Amen. Hallelujah. No? Pinag-uusapan natin ang kapanganakan ng church, ang kapanganakan ng revival sa ating iglesia sa corporate prayer. Amen. Hallelujah. May mga pastor dito, hindi kaya mag-asawa. No? Nahirapan kayo sa pagbuo. Hallelujah. Masarap kasi pag mayroong anak kayo, katulad ko, marami, tatlo yung anak ko, makabuo ka agad ng corporate prayer, di ba? Amen. Minsan, ang hirap pastor mag-corporate prayer kasi iba-iba yung oras. Sabi ng Bible, may dalawa na magkaisa sa anumang bagay gagawin ng iyong amang nasa langit ang hinihiling mo. Kaya nga pang nagpapadala tayo, laging dalawa. Huwag mo sabihin walang oras sa mga disciple. Tingnan yung example ng ating pastor, di ba? Pastor Boy at Sister Susan. Noon pa sa Mandaluyong, noong 2000, hanggang nito, nakabalik kami sa Mandaluyong, nandun sila lagi, nagpi-prayer. Sister Susan, pag hindi makapag-pray, isipin mo yan. Magsasabi pa sa akin, Sister Leda, hindi muna ako makapag-pray kasi alanganin, ang hirap ng may nararamdaman ako. Di ba? Pastor Boyet, malilit na lang konti. Pastor Emil, medyo malilit lang sa prayer. Isipin mo yan. No? Yung mga leaders natin, sino ba naman ako? Kung sino man si Leda, ba't magpaalam? Kasi mahalaga talaga, number one sa kanila yung prayer. At yun yung example ship ng ating Mother Church. Tayo mga sumunod na mga lahi, huwag tayong mawala sa muhon. Mahirap mag-corporate prayer, may asawa ka. Dalawa kayo, pwede na. Amen? No? Hindi man sabi, kasi hindi naman natin pinipilit mga asawa natin. Pero kaya nga may conference para pilitin ang mga nakatayo dito. Amen? Liro lang po mga kapatid. Amen? Hallelujah. Mananalangin sa mga may asawa ka, no? Hindi kayo na nagkakaanak. Pag-pray natin na ang Diyos gumawa ng himala. Amen? Okay, mabilis lang. Huwag na tayong umalis dyan. Diyan lang kayo nakatayo sa inyong upuan. Amen. Meron po ba? Pag wala, hindi tayo magpipray. Meron po. Okay, praise God. Taas nyo lang kamay nyo. Amen. Praise God. Manalangin tayo. Praise God. Diyan na lang kayo sa... Sige. Dito na. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, mabilis lang tayo kasi lampas na ako sa oras. Okay, mabilis lang mga kapatid. Okay. Sorry. Ay, marami pala. Praise God. Pangalanan niyo daw yung anak niyo, Wayman Mitchell daw, sabi. Naalala ko sa Novaliches, may kapatiran kami. Pumunta sa harap, dinala ni Sister Lilia. Pumunta sa harap. Si Sister Lilia, walo na yung anak nun. Yun pala kasi yung inakay niya, wala pang anak, kaya sinamahan niya, di ba? Kala namin siya yung magpapapray, walo na nga yung anak mo, di ba? Amen. Sige. Unat natin mga kamay dito sa harapan, mga kapatid. Hallelujah. Lord, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng bunga, Panginoon. Salamat, Panginoon. God, as we pray and as we pray for these people, Lord God, hallelujah. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Pamilya o Diyos, anak, Panginoon, hallelujah, na maiging pagbubuo ng pamilya o Diyos, hallelujah, upang sila, Panginoon, ay sama-sama maglingkod sa iyo, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, himala mo, Diyos, aming inangkin, Panginoon, ngayong umaga, o Diyos, sa pangalan ni Jesus, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, we thank you, we bless you, amen. Praise God. Pwede na po tayong makabalik sa ating po mga upuan upang makuha mga sariling mga gamit. Ingat lang po sa pag-uwi. As kaunting paalala lang po o paanyaya po sa mga tatawaging bayan ay lumapit lang.